Okay, nag-aalala ang ilang jeepney driver na makakaapekto sa kita nila ang no vaccination, no ride policy. So may iba pa naman problemado kung paano nila ipatutupad ang polisiya. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James? Oscar, good morning. Alam mo, iba-iba yung opinyon ng mga nakausap ko, mga jeepney driver, maging mga pasahero dito sa Divisoria. Kaugnay dun sa ipatutupad ng gobyerno simula sa Lunes na no vaccination, no ride policy. Ayon dun sa mga jeepney driver na nakausap ko, malaking hamon daw sa kanila ito, dagdag trabaho pa. Araw-araw bumabiyahe ang jeepney driver na si Mang Ronnie sa rutang Divisoria-Quiapo. Pabor naman daw siya sa ipatutupad ng no vaccination, no ride policy ng gobyerno. Hamon lang daw ito sa kanila dahil wala naman silang terminal. Mahirap. Kasi siyempre wala kami konduktor. Nag-iisa lang kami. Siyempre masasala ko ba itang ID. Kaya wala tayo magawa. Kailangan tumunod. Divisoria Moraita naman ang ruta ni Mang Rolando. May pilahan at dispatcher man daw sila sa Moraita. E paano naman daw ang mga pasahero na kung saan-saan na lang sumasakay? Malaking abala sa amin yun. Kasi, siyempre, di ba? Yung mga pasahero pa, tapos papasok, malilig, di ba? Malaking ano yan, sir? Abala sa mga driver. Ganito rin ang pananaw ni Mang Rogelio. Aniya, humina na nga raw ang kita nila. Masihina pa kapag naipatupad na ang polisiya. Lahat pare-pare sa sakay mo na kahit na walang vaksin. Walang pasahero, walang tao. Walang kikitain driver. Iba-iba rin ang opinyon ng mga pasahero na amin nakausap. Approve po, para maiwasan po yung kahawaan. Sana po pwede kahit wala. O kaya paano po wag hindi nadala po? Yun, hindi lang po nadala, pero nabaksinan na po yun. Samantala, Oscar, ito yung sitwasyon dito sa area na ito ng Divisoria, particular dito sa Recto Avenue, malapit sa panulukan ng Juan Luna Street. Itong bahagi po na ito, dito talaga naghihintay yung karamihan sa mga pasahero na masasakyang jeep. Kaya nakikita nyo, humihinto ng ilang segundo dyan yung mga jeep para maghintay ng pasahero. Ngayong umaga, hindi pa naman ganun karami mga pasahero. Ang napansin ko lamang ay marami talaga mga jeep dito na hindi talaga nasusunod. Yung pinapatupad na 70% seating capacity. Ito yung sinasabi sa atin, Oscar, ng mga jeepney driver na malaking hamon pagdating sa Lunes. Dahil kapag dito na sila huminto ng ilang segundo, paano pa raw nila ma-check yung vaccination card ng ilang mga pasahero na kung dito eh talagang sumakay ng jeep, mabilisan lamang. Yun yung nakita nating sitwasyon dito sa Divisoria. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Okay, James, narinig ko sa report mo, mukhang talaga namang problema pa sila kung paano nila gagawin ito sa darating na Lunes, no? Pero may mga ilang driver na ba dyan na nagmungkahi na man lang, no? Kung paano nila ipapatupad yan, paano nila i-monitor isa-isa yung mga pasahero nila. Yes, Oscar, nakausap natin yung mga jeepney driver dito. Dalawang bagay ito, ano? Meron dito mga ruta na meron talaga silang terminal at merong pilahan. Tulad na lamang dun sa Moraita, posible daw na yung dispatcher nila yung mag-check dun sa vaccination card ng mga pasahero. Ang problema lamang ng ilang mga driver ay hindi lamang dun sa area na iyon sumasakay yung mga pasahero. May ilang mga pasahero na dun sa ruta mismo sumasakay sa jeep. Ngayon, ikalawa, meron namang mga jeep dito na umiikot lamang yung ruta nila at wala talaga silang terminal. Ang sabi ng driver, wala silang magagawa kung hindi igilid na muna yung jeep at talagang hanapin doon sa kanilang mga pasahero yung vaccination card. Dahil hindi lamang kasi yun yung trabaho nila. Bukod doon sa pagtatawag sa mga pasahero, sila din yung kumukuha ng pasahe at yung sila din yung nagsusukli doon sa pasahero. Ngayon, dagdag pa yung i-check talaga yung vaccination card. Kaya ang hamon ngayon talaga, Oscar, talagang matcheck ba nila yung vaccination card? Kasi baka ang mangyari lamang, itaas lamang ng pasahero yung vaccination card, sabihin, may vaccination card ako, tapos pasasakay na doon sa loob ng jeep. Oscar. Yun nga, no, James, mukhang posible yan kung terminal to terminal lang ang biyahe ng mga jeep, no? Eh, James, yung mga jeepney driver, natanong mo ba kung sila mismo, bakunado na? Yung kanina, yung mga nakausap natin mga jeepney driver, lahat yung tinanong ko, ang sabi nila, lahat sila ay fully vaccinated na at nakapag-booster shot pa nitong Enero. Oscar. Okay, maraming salamat, James Agustin.